Dito tayo ngayon to shed light or ibibigyan natin ng linaw kung paano ang mga iba't ibang dahilan ng pagkakaroon ng mummified piglets sa mga buntis na inahin. Ang mga buntis nating hinahin ay mayroong napaka-sensitive na buhay sa loob ng kanilang sinapupunan, in which sa iba't ibang uri ng stress na pwedeng ma-experience ng inahin na ay pwedeng mamamatay. Be it stress, be it toxins, lahat na lang. And in most instances, kinakapitalize pa nga ito ng mga malalaking kumpanya para kumita sila. There've been so many things pumapasok sa isip ko. Bakit ba ito hindi tinuturo? Is there anything na may tinatago sila? Bakit ayaw nilang magturo sa mga preventions other than making money out of the marketing strategies nila? Ulit, may mention natin ang iba't ibang cases or iba't ibang instances na kung bakit nagkakaroon ng mummified piglets. Una, ang pagkakagulat ay isang malaking factor na nagiging dahilan ng mummified. Bakit nagkaroon ng mummified? Namatay ang biik sa loob ng sinapupunan, and thereby sa pagkakamatay ng biik na yon, mawawala or mapuputol ang kanyang supply galing sa inahin. And before I go further, ang biik na namamatay na paisa, dalawa, lima, as long as may natitira pa sa loob, hindi yan lalabas kung hindi mag-due date ng farrowing ng isang inahin. So, since wala na siyang supply, cut off na yung supply niya dahil hindi na rin siya tatanggap dahil patay na siya, mag-deteriorate na ang katawan ng fetus sa loob. Ngayon, ang pagkakagulat, maraming klase ng pagkakagulat. Meron tayong instances na may mga puno ng kahoy, usually sa mga backyard. Puno ng kahoy kung saan ang bunga o ang sanga na hulog sa bubong nagiging dahilan ng pagkakagulat ng baboy at nadulas. So, may mga chance talaga na pwedeng mamamatay ang biik sa loob. Second, yung pagkakagulat na may mga ibang kulungan ng baboy sa kay backyard na partly hidden or bahagyang nakatago ang baboy, na kung hindi ka dudungaw, hindi ka nila makikita. In effect, pag dungaw mo, magugulat ng baboy, still the same. Magulat, madulas, so it may cause pagkakamatay ng biik. Mayroon naman tayong ibang pagkakagulat. Yung pinaka-commonly napag-uusapan, yung misconception na yung lindol. Ang lindol ay hindi nagiging dahilan ng pagkakamatay ng baboy, kundi ang pagkakagulat because sa sobrang lakas ng lindol, or pwedeng may mga mahuhulog sa kulungan that will cause ng pagkakagulat. Another one is the toxins. Pwede tayong makakakuha ng toxin sa papakain ng mga baboy natin through lumang feeds. Ang lumang feeds ay pwedeng makadevelop ng toxin sa pamamagitan ng molds, yung amag na tinatawag. Pwede rin tayo makakakuha ng toxins lalo dun sa nagpapakain ng ipa, kung saan si rice farmer without any hesitation, kung mapepeste ang palay niya due for harvest, talagang patagong mag-i-spray ng palayan with pesticides. And pesticides, we all know na lason yan. So ngayon, pagka yan ay in-spray sa palay, and then after several days or a week, magha-harvest siya, ang pesticide or ang lason didikit sa balat ng palay, and then after giniling, nagiging ipa. So ang ipa ay mayroon tayong konting residue ng lason na kung saan kung kakainin ng baboy, may posibilidad na ang mga maliliit na mga fetus, maliliit na mga biik sa loob ng tiyan ay isa-isang mamamatay. We are killing the piglets inside
one after the other, or dahan-dahan natin pinapatay, na isa din nagiging dahilan ng mummified piglets. Now, marami pa tayo talagang pwedeng isa-isahin, pero in general, sasabihin na lang natin na ang pagkakamatay ng biik isa-isa does not necessarily means it is parvovirus. Ang parvovirus, ang paglilinis lang natin ng kulungan, it is avoidable. And ang pagbigay ng parvovirus vaccines will never ever guarantee you of incidence of mummified sa loob ng tiyan ng ating baboy sa time na pagpanganak. Now, other than the mummified, andito na rin lang naman, let me give you some instances. On the first 35 days sa pagbubuntis ng ating mga alagang baboy, may mga times na may nakikita tayong parang sipon with blood stains. It may be an abortion. Abortion na naman yun, gawa na naman ng stress, gawa ng pagkakagulat. In my personal experience, tatlo sa inahin ko nakahilera sa gestating pen, nag-away ang pusa, and then without any signs, bigla na lang may nagiging discharges, may traces of blood, and then yung iba doon ay medyo more than 40 days na kung saan ay nakikita na yung forma ng biik. So, nagkaroon ng abortion. So, it is either magkakaroon ng mummified kung may matitirang buhay, or in the event na maubos, mamamatay ang mga biik sa loob, it will be an abortion kasi in less than a week, lalabas lahat ng mga biik. So, further tips, bibigay ko na lang na information sa inyo. Kung paano tayo nag-iingat ng asawa nating buntis, ganyan din dapat tayo mag-ingat sa ating mga alagang baboy. Maraming salamat. If you like the video, please don't fail to subscribe, like, press that notification bell for the continued information na makukuha ninyo will be available on my YouTube channel, Robert Telson Chua.